Kamusta mga iho? Medyo mahaba-haba tong biyahe natin kaya kwentuhan muna tayo. Kwento ko sa inyo yung experience ko nung bago ako mag-decide na mag-upgrade ng motor. Itong video na to para sa mga gustong bumili or first time bibili ng big bike or entry level big bike. I-share ko sa inyo yung mga dapat i-consider sa pagpili ng motor na para sa inyo. At syempre, i-share ko din yung mga motor na pinagpilian ko na expressway legal. Game? Tara, start na natin yan. Kung may motor ka na ngayon at nag-iisip ka mag-upgrade and money is not an issue for you, go ahead, pwede ka na mag-upgrade. Pero if medyo tight ang budget mo at gusto mong mag-upgrade at iniisip mo kung anong big bike ang para sa'yo at kung ano yung pinakasulit na big bike na pasok sa budget mo. I-share ko din sa inyo yung mga entry-level big bike saka yung mga presyo nila. Tingnan natin kung pasok sa budget nyo at kung pasok sa riding style nyo. Bago ako nag-upgrade ng motor o bumili ng big bike, tinanong ko muna yung sarili ko. Anong klaseng rider ba ako at anong tipo ng bike yung gusto ko? Marami kasing klase ang motor. Depende sa type mo, depende sa riding style mo. Meron tayong tinatawag na naked bike or yung roadster bike. Ito yung mga general purpose street motorcycle, yung tipong pang city riding lang, na upright yung position mo. Ito yung swak lalo na sa mga beginners. Kung ikaw naman ay medyo type mo yung mga racing, meron din mga tinatawag na sports bike. Ito yung mga tipo ng bike na aggressive yung stance, yung tipong pangkarera or pwedeng gamitin sa racetrack. Kung gusto mo ng speed, ito yung dapat na bilhin. Kung ikaw naman ay classic lover or yung mahilig sa classic or retro na motorcycle, ito yung mga cafe racer, scrambler, tracker or yung mga cruiser type na motor. Yung mga old school kumbaga. Good example niyan is Harley Davidson, Triumph. Pag narinig niyo yung brand na yan, yung maiisip niyo na agad na motor. Kung ikaw naman ay mahilig sa automatic o mga scooter type, meron na rin ngayon ng mga scooter na affordable na expressway legal. Meron din mga tinatawag na dual sports motorcycle. Ito yung mga adventure bike ngayon na lumalabas na mostly designed for both on and off-road. Pwede siyang gamitin sa mga long ride na tulad ng ginagamit natin ngayon. Ito yung mga adventure motorcycle. So ayun yung iba't ibang klase ng motorcycle na alam ko. Ikaw ba napili mo na kung anong klaseng rider ka o anong klaseng riding style ang gusto mo? Ikaw ba ay mahilig sa sports bike? Or simpleng naked bike lang? Or scooter type ka naman? Or mahilig ka sa classic or retro? Or mas gusto mo yung adventure bike kagaya nitong ginagamit ko? Pag nalaman mo na kung anong klase motorcycle or riding style ang gusto mo, yan ang first step para makapili ka ng bike. Ang next na tanong ko sa'yo ay kung papaano at kung saan mo gagamitin ang big bike. Pang daily drive mo ba or pang weekend ride lang? Kung pang weekend ride ang purpose mo, siguro mas madali mag-decide basta alam mo kung ano yung magiging riding routine mo. Pero paano kung pang daily drive mo siya gagamitin? Siyempre dapat marami ka nang i-consider pag ganyan. Like fuel efficient dapat siya. Alam nyo naman pag higher cc yung motor, mas malakas kumain ng gas kumpara sa mga underbone. Dapat kasama na sa budget mo yan. And since big bike yung pinag-uusapan natin, siyempre madali mo dapat siyang i-handle or i-maneuver lalo na sa mga tight spaces. Sakto sa'yo dapat yung seat height or kung hindi naman, dapat confident ka or may skills ka na kaya mo siyang i-manage kahit medyo tiptoe ka. At syempre, mas importante yung dapat komportable ka. Pag-usapan naman natin yung brand. Anong brand yung pipiliin mo? Syempre, may mga Japanese brand, European, Austrian, Chinese. Ang kagandahan ngayon, marami na tayong brand na pwedeng pagpilian. Ang tanong na lang, iswak ba sa budget mo yung pipiliin mo na klase ng motor at yung brand na gusto mo? Siyempre, mas ipiliin mo yung mas reliable at mas maganda yung design. Kumbaga, hindi siya sirain, walang issue, may after sale support, yung mas malapit na service center sa area mo, at lalong-lalo na kung may available parts. Dahil di natin maiiwasan na talagang darating yung araw na masisira yung motor mo
Kahit anong brand pa yan, ang importante may mekaniko at may parts na available. Bigyan ko kayo ng idea sa mga presyo ng mga entry-level big bike ngayon. Ito yung mga expressway legal na. Pagdating sa naked bike, meron si Kawasaki yung Z400 nasa 298,000. Yung naked bike naman ni KTM na Duke 390 nasa 289,000. Ang pinakamurang naked bike ngayon ay nasa 219,000. Ito ay from CF Moto, yung kanilang NK400. Meron pa palang mas mura na expressway legal na bike, ito yung Dominar 400, nasa 175,000 lang. Kung pipili ako ng naked bike, ang pipiliin ko ay yung Z400 ng Kawasaki dahil sa twin cylinder and reliable brand. Kung sports bike naman ang type mo, meron si Kawasaki na Ninja 400, nasa 331,000. Yung sports bike naman ni KTM ay yung RC390, nasa 279,000. Pagdating sa sports bike, kung price pag-uusapan, sa KTM RC390 ako. Pero kung sa engine ang pag-uusapan, sa Kawasaki Ninja 400 ako. If mahilig ka sa classic motorcycle, meron si Bristol na Classic 400, nasa 258,000 to 278,000, depende sa variant na gusto mo. Meron din lumabas ngayon na tinatawag natin na modern classic. Meron si Bristol niyan, ito yung Veloce 500, nasa 348,000. Itong bagong release ng modern classic motorcycle ay from Husqvarna brand. Meron silang dalawang variant, yung Sportpilen 401 na worth 295,000, and ang style niya ay parang scrambler, at ang Bitpilen 401 naman ay 315,000, cafe racer style naman siya. Pagdating sa classic or modern classic motorcycle, ang pipiliin ko dyan ay yung Sportpilen 401. Kung di siguro ako naka-adventure bike, etong motorcycle na to ang gamit-gamit ko ngayon. Meron ding scooter na expressway legal na affordable. Ito yung from Kimco, yung Exciting 400 nila nasa 359,000. Pagdating sa adventure bike, medyo mataas na yung mga presyo niya. Meron bagong brand ngayon, yung Bodge. Meron silang nilabas na 500DS worth 337,000. Yung adventure bike ni Honda na CB500X nasa 380,000. Yung kay Bristol na Venturi 500 nasa 365,000. Yung Royal Enfield na Himalayan nasa 325,000. Tingin ko yung pinakamura na adventure bike ngayon ay itong KTM 390 Adventure na gamit-gamit natin, nasa 309,000. Itong mga shinare ko sa inyo ng mga motorcycle ay magandang reference para sa mga first time na magkakaroon ng big bike or mag-upgrade to a higher cc na motor. Mas marami pang motor na mas mahal, especially sa mga kilalang brand, pero meron ding mas mura. Last tip ko sa inyo, if may napili na kayo ng motor, research kayo sa feedback sa performance niya, then visit kayo sa showroom para makita nyo in person. Sakyan nyo para mas ma-feel nyo kung nandun yung connection nyo sa motor. Or mas maganda kung meron silang test ride, i-test ride nyo sila. Ganyan yung ginawa ko nung nasakyan ko tong motor na to, nasabi ko na ito na yung motor na para sa akin. So ano, may napili ka na? Habang nag-iisip ka, di ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Shout out kala Justler03TV and Rider Batang. Subscribe din kayo sa kanila. Salamat sa panonood. Stay safe. God bless sa inyong lahat. And kita-kits sa next ride.